Hi mga kalotski! For today's video, ayan, natapos na po yung tunog ng washing machine at tayo ay magsasampay na nga. At isa-isa natin ito nilalagay sa hanger at matatapos na rin tayo dito magsampay. So, napuno na yung mga basket namin mag-ina sa Friday pa yung sa mister ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo nga pala yung... Ayan nga, ano ang tawag dyan? Basta yun, lagi ko yan nililinis pagkakatapos ko maglaba. Hindi na ako nag-aantay na talagang punong-puno yung dumi dyan. So hanggat maaari, binabrush ko siya at least kahit pa paano, hindi siya mapupuno at matatanggal at hindi didikit sa mga damit. So ayan, binabrush ko lang siya ng old toothbrush at saka ilalagay ko at ibabalik ko doon sa washing machine kahit pa paano ay malinis-linis siya na kaunti, di ba? Hindi naiipon. Ayan, binubuhos ako na isang tabon tubig yung washing machine. At by the way, yung bilog na ipapabukas ko na ulit kay Javi para general cleaning. Ayan, naghahanap si Nuna Lot ako ano ilalagay na public softener. Hindi ko na matandaan kung anong meron ako dyan. Basta meron ako. Ayan, Royal pala. Shout out. Ang mura ng Royal. Wala. Pero in fairness, mabango din siya. At napakabangon naman talaga, sabi ni Mr. Sabi, may bago ka bang nilalagay na? Sabi ko, oo, tinari ko ito Royal. Napakabangot, mura pa naman talaga. 100 pesos. Kaya yan lagi ang binibili ko, 100 pesos. Sana wag sila muna tumaas. So anyway, so ayan, magre-ready na tayo at patapos na at eto na. Aakit na si Nuna Lot sa magic patungan sa washing machine para makuha natin itong mga damit at isasampay na natin sa labas. Tara na! Ayan, at lumabas na nga si Nuna Lot, diba? Struggle still. Hawak ang isang cellphone, kawaliwa ay kabigat-bigat ng mga damit. Ay, pinapakita ko sa inyo taling minister at yung aking tanim na buhay din niya. Thank you, Lord. For 1 year and a half yata. Ayun, tumubo na, nagbunga na yung tanim ko. And then, ayun, balik na tayo magsasampay na po naman ng mga damit. Ayan. Diba madali matutuyo kasi nakahangin isa-isa. So, ayan naman yung paano ako magsampay na aming mga pambahay. Yung mga pambahay ko, mga butas na talaga yan. So, anyway, so, balik na tayo at maglilinis tayo ng CR at magtatapo ng mga basura. So, ayan, everything hanggat maaari ay matatapunan ako ng mga basura dyan sa CR sa taas, sa baba. Kasi nga, yung smell niya hindi na maganda pag yung tinatanggal mo na masyado. So, ayan, malakas ako talaga sa plastic kasi nga 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 ay nagtatapunan ng basura ay malakas naman talaga tayo sa mga tissue. So, ayan, and then ayan, i-check ko yung CR. Actually, hindi naman gano'ng kadumi yung CR namin dahil yung dalawang lalaki dito sa bahay, sinabihan ko na pwede ba umupo kayo dyan pag umiihi kayo at mag-wash na kayo ng hands. Kasi nga, ang tatangkad nila, hiruin nyo ang baba ng aming inodoro. Ang tatangkad noong dalawang kasama ko rito, tinabsikan. One time din, tagali talaga ako. Talaga hindi ko nilinis. Talaga sabi ko, linisin nyo yan, linisin nyo yan. Sabi ko, iisa na ang babae dito, umupo kayo pareho para malinis yung banyo at hindi maamoy panghe. Sabi ko, ayun, nakinig naman. Sabi ko, mag-ugas na kayo ng kamay nyo. Hindi na makatamad naman kayo maglinis ng CR. So, nakinig naman yung mag-ama dahil nagagalit na talaga ako. So, ayun, malinis naman siya. Hindi naman ganun kaganda na aming CR. Basta malinis lang at simple, ayan. So, ayan, medyo niwawalis natin yun para maganda-ganda na matingi at makintab. Ang dami ko nakuha dyan, alikabyo. Ayan, pati yung second batch doon sa ilalim ng mga upuan. So anyway, so ayan, balik na tayo. Malapit-lapit na tayo matapos ng routine na ito. At ayan, inaalis ko yung mga laman dito sa dining at inilalagay. Ayan, hawak ko yung baon ni Echo at inalagay ko muna doon sa cabinet kasi wala siyang pasok ngayon online. And then yung mga nasa gitna, ilalagay natin doon sa kabila sa dirty kitchen para maayos natin mapunasan itong mesa. So ayan, at ganun po ang ating gawain sa umaga. Hindi pwede hindi natin pupunasan itong mesa. Dito ang, Diyos ko, ang baksakan ng mga malalagkit. Kape, tubig, kumakain minsan dito anak ko, lalo't summer. Ano ba itong nakita ko sa mesa? Sabi ko, ito nakabalat sa band paper. Yung pala, may dalawang maliit na suman. Hindi ko alam kung, sigurado ako uwi ng asawa ko yan. Hindi ko alam kung nabili niya sa bus. Kasi asawa ko napakabait eh. Pag may nagbebenta daw sa loob ng bus, syempre nakapabili siya. Sabi ko, okay naman yun. Compassionate to others. Ika. So anyway, so ayan, pinupunasan na natin at napakakintab na. Char. Anyway, so ayan, balik naman tayo sa mini table ko doon sa harapan ng TV. Diyos ko, nalo na iyan. Daspag na daspag ang mesa niya. Kakapanood ng Netflix. Patungan ng paa. Patungan na kung ano-ano. Diyos Marios.